casa, 24 stati in ordinario time. A proprio di nome, andavo nei Jesus. Tutti i sei da Tiberio. Si trova con sei cose. Hanno toccato anche la mia sangue, andavo in Jesus, ma ragazzi, sicuro sapevate, dai, Peter, you are the Messiah. Sapevate, my Lord and my God. The way they put it in the life. Sapevate, ricorda anche i capatini. Papa Jesus. Sapevate, I believe you, I have faith in you. E come sapevi Gesù? Niente? Di là? Quello? Farà un po' quello di là, un po' da lì, una camera da stare. E dopo la di là di una fantasia. Se vi aspetti, in quei tipi del mondo, un po' meno un pisano. C'è la data una cosa, you are the Messiah. Oh, da lì di più. Allegiamo un di quando si spiega sama la Bibbia all'opera da gara. Però non ho potuto scrivere a poi a Ingrappa, a Tereggeri, a mamma, a te. E da me a te di Peter, ma ho potuto scrivere a After 3 days, I'm rising from the dead. Quindi la regalia in quanto si vuole, ma ho potuto scrivere a te, ma fatta non è, non è che sapete, non vuoi che non vuoi. Però in te, come ho fatto la stessa, suffer, rejection, and death. Yes, some pinagalitin si Jesus, sinunin natin, no? Ang boss ni Peter, Jesus, pinagalitin na niya. Hindi niya matanggap yung katuruan ni Jesus nito kasi maghihirap, mamamatay. Kaya ano tawag ni Jesus sa kanya? Tumayo mo sa akin, Satanas. Oo, no? Balik. Talagang balik ka, agad. Wala, you are the Messiah. Napakalas ang faith in Peter. Kung sumunod, nakarinila ng katuluan na hindi niya matanggap, naging satanas na siya. Ang satanas mo wala eh, ito po yung hindi po sunod sa puso ng Diyos. Nag-iisip ng ayaw sa ating isipan ng tao, kaya pala satanas na naging tao sa kanya. At, nagpakaralan ko si Jesus na sumunod sa kanya, yung proseso, una, deny yourself. Carry your cross, follow me. Deny yourself, tanim mo naman sarili mo, isipin mo ibang tao muna. At sikaw sa mga sila, iwanan mo masalanan, deny yourself of the pleasures of sin. Tapos yung cross mo, ipaghihirap mo, ialay mo sa akin bilang sakripisyo. At ang iyong mission, gawin mo. Kasi ang cross mo ay ang mission mo sa buhay. Kapag nagawa natin mo na dalawa yun, saka pa lang tayo makapagsabi, Lord, susunod ako sa iyo. At kapag ibigay natin buhay, on the sake of the gospel and of Jesus, doon natin makakamta na sa Jesus. So first really, ito yung propesya ni Isaías, tungkol sa suffering servant, lingkod ng Diyos o yung Mesiyas. At sa aking servant na ito, handa siya makinig sa gusto ng Diyos. Hindi tulad ni Pedro na ano makinig. Siya, bukas ang tenga, bukas ang isip, bukas ang puso, nakikinig, iniintindi kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanya. Kung ano mission ng Diyos para sa kanya. At kahit na bugig siya, isuntoy siya, duraan pa siya, hindi siya nare-reverting, hindi siya bumagan, hindi. Masasabi nga natin na isa siyang martir. Bakit ang nagagawa yun? Una, napas siya sa kanyang mission, pero hindi sa lahat, alam niya na ang Diyos, nasa tabi niya lang niya, at ang Diyos siya pupulong sa kanya sa kahit anong mga sitwasyon sa buhay niya. Amen. Amen. Ang self-reading ko, ito po yung ultimate essentials. Faith without works is dead. Ang ibig sabihin, kung tayo kayo mananampalataya, dapat tumulong tayo sa nangangailangan. Sabi nga, the poorest of the poor, ganun pa na dapat ang may faith. So, brothers and sisters, kung sinabi natin, we have faith in the Messiah, we have faith in the Lord Jesus Christ,
dapat apa na naman tayo, manamuhulay ang kainan. Mahirap na gawin ang kaluhan. Kahit na hindi namin maarong ang mga pag-iisip ng Diyos, panagawin natin. Nalaman tayo sa kanya. Pangalawa, kahit na tayo pinipersecute, pinapahirapan, pinalipusta, lahat ang gawin sa atin, hindi, si Lord pa rin ang aking natulong. He is my help. Sa pangatlo, pag nakibang tao ay huwi ng tulong, may faith tayo, tutulong tayo sa kanya. At pag natupad natin yung tatlong po na yun, we are now living witnesses of our Lord Jesus Christ. Mabuhay natin ay Christ-like. Tulad na niya ang ating pangunod. Amen. Amen. So, ating mga pagbasa po, merong na-test ang kanilang pag-faith. So, una sa gospel si Peter, yung mayroong katuluan, na-test yung faith niya, natalo siya. Nung isang preservant, meron siyang mga persecutions, may pangamartis siya, nanalo siya. Sa second reading, ito ang lesson sa ating mga katoliko Christian. Ang magaling pa tayo yung tulong. Magaling, ang gabi na tayo, isa-isa po natin, Brothers and Sisters. Ito po, present issues na natin tinipunan ng ating simbahan. Ito po tinatawag na culture of death, DEAPS. Una, divorce, euthanasia, abortion, total infertility, concepts of all sexual practices. Sino po mag-over sa atin sa divorce? Mayroon bang taas? Yung euthanasia po, ito po yung malubhan sa atin pasyente, nag-request siya na patayin niyo na ako. Kapag kumain yung doktor, injectionan siya ng gamot para hindi na siya mag-hirap. Euthanasia. Buhay pa, pero pinakamay. Parang death penalty, buhay na buhay, pinakamay. Abortion, natin siguro abortion lahat. Ito po, total infertility, artificial contraceptives, yung po mga pills, yung IUD, yung mga injectables, nakakapag-abortin po sila, nakakapag-abortin po sila, nakakapatay ng hindi pa naisisilan na ang mga. Mabuti, homosexual practices, hindi po yung magiging homosexual ang problema natin, yung buong practices. Bakit po po siya ang divorce, pinapatay ang marriage, kasal. Euthanasia, boy pa, pinapatay. Abortion, pinapatay. Contraceptive, pumapatay din. Homosexual practices, marami namamatay kasi may kakainis. Pinapatay rin ito ang kasal pa rin. Kasi ito uso same-sex marriage. So, put your hand there. Kung tayo ko lang sa faith, papay tayo dyan. Pero, ang faith natin patatag, ano ating pag-iisip, ano ating gagawin? Next, yeah. Una, we accept and follow the teachings of the church. Sabi na simbahan, bawal ang artificial contraceptives. Marami, hindi ba katagal kasi? Hindi marami, mahihirap din ang dami anak eh. Mahirap na gawin mahal sa iba. Pero sa faith mananampalataya, dapat sumunod. Kasi, natural ito, galing po sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen.